mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin sa lako'y hugasan at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you.
Marami po sa atin, mga kapatid, ang nag-aakala na lahat ng pangyayari sa ating buhay ay ating makokontrol. Nasa ating diskarte, nasa ating pamamaraan, upang madiktahan natin ang mga kaganapan sa buhay natin at ng mga taong ating minamahal. Pero, totoo ba yun? Totoo ba na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mangyayari ayon sa ating inaasahan, ayon sa ating mga dinadiskartehan, ayon sa ating mga pamamaraan? At ang sagot ay, hindi po. Hindi po. Sapagkat baka hindi natin naririnig, pero sasabihin ko sa inyo, ito'y madalas kong naririnig. Wala po talaga tayong control sa mga nangyayari sa ating paligid. At kahit sa ating sariling pangangatawan, marami tayong karanasan na hindi natin nakokontrol. Hindi natin madidiktahan kung ano ang sasabihin sa atin ng ibang mga tao. Hindi natin madidiktahan kung paano kikilos at magpapasya kahit pa ang mga malalapit sa ating buhay. Wala po tayong control kung paano tayo titingnan, kung paano tayo husgahan, kung paano tayo papahalagahan. Wala tayong control sa mga magaganda at pangit na maaring mangyari sa ating buhay. At sabi ko nga, kahit ang ating katawan, madalas, hindi din natin kontrolado, kaya tayo nagkakasakit, kahit hindi man natin ginugusto. Alam niyo, at ito'y ating pakatandaan, isa lang ang mayroon tayong control sa buhay na ito. At ano yun? Yung ating magiging tugon sa mga nangyayari at sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng ating buhay at pagkatao. Doon lang po tayo mayroong control. Yan lang po ang ating tangan-tangan. Yan lang po ang ating mapanghahawakan. Hindi kung ano ang darating sa atin, hindi ang mga kaganapan sa ating paligid, kundi ang ating magiging tugon sa mga kaganapan na madalas ay hindi natin alam kung paano nangyayari o paano nagaganap. Mga kapatid, sa ganitong katotohanan na ang mga kaganapan sa ating buhay ay wala sa ating mga palad, inaanayahan tayo. Unang-una ng ating mga pagbasa. Ang unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Hosea. Sa lahat ng mga kaganapan sa ating buhay, maging tapat tayo sa Diyos. At kung tayo ay tumalikod sa Diyos, manumbalik tayo sa Panginoon. Sapagkat anuman ang nangyayari sa ating buhay, kapag sa Panginoon tayo kakapit, makakaasa tayo ng Kanyang pagpapala, ng Kanyang biyaya, ng Kanyang pagkapatawad, ng Kanyang paggabay, ng Kanyang lakas at inspirasyon, ng Kanyang pag-asa, upang ang buhay natin ay maging makatuturan, makabuluhan, mabunga at mabiyaya para sa atin at para sa iba, anuman ang mga kaganapan na ating mga pinagdadaanan. Kapit at hindi bibitaw sa ating Panginoong may kapal. At pangalawa, sa ating ebanghelyo, anuman ang kaganapan sa ating kapaligiran, tutugon tayo ng may kahinahunan, karunungan, at katapatan sa Diyos. Napakaganda nga ng pagsasalarawan ng pagtugon na ipinag-aanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Tayo daw ay maging mga tupa, maging mga ahas at kalapati sa gitna ng mundo na puro asong gubat. At bakit naman sinabing ang buhay ay parang puno ng mga asong gubat? Sapagkat tayo ipagkakanulo, tayo lilitisin, tayo sasaktan, hahagupitin at makapatayin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, anong panawagan na siyang turo ng ating ebanghelyo?
maging mahinahon at banayad katulad ng mga tupa. Maging marunong katulad ng ahas at maging tapat katulad ng mga kalapati. Sapagkat sa ating kahinahunan, karunungan at katapatan, nako, ano pa man ang mga nagaganap sa ating kapaligiran, ang Diyos ang magpapadala sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating pangangailangan. Walang asong gubat na hindi natin mapagtatagumpayan. Ang Panginoon ang siyang tutulong. Ang Panginoon ang siyang magliligtas. At ang kanyang paalaala, itong mga bagay na hindi natin maintindihan, hindi naman yan panghabang panahon. Ang lahat ng iyan ay may kanyang tamang oras para magwakas. Mga kapatid, nasubukan na ba nating magtampo, magmukmok, lumayo sa buhay, maghinagpis, manisin ng iba? Dahil ang mga kaganapan ay hindi ayon sa ating inaasahan. At kahit anong ating pagpupursigi, ay parang wala tayong nakukuha na ayon sa ating kagustuhan. Nasubukan na ba nating maghiganti, magrebelde, magduos at magalit sapagkat parang hindi patas ang buhay? Ito ba ay naghatid sa atin ng kapayapaan, kaligtasan, kaligayahan? Hindi naman, di ba? Kaya naman, napapanahon at angkop na angkop sa atin na napakadaming mga pinagdadaanan ang nararanasan ngayon. Yung bang hindi mo maintindihan, hindi pa natatapos ang isang problema ay meron na kabi-kabila ang mga pinagdadaanan ng pakikibaka. Pagod na tayo sa pagpapasan ng mga hilahil at hirap, ay suko na at gusto na nating sumawa at umayaw. Mga kapatid, huwag bibitaw sa Panginoon at sa kanyang tulong maging mahinahon. Relax lang, pero maging marunong mag-isip. At sa katapatan, tayo mabubuhay. Hindi tatalikod, hindi lalayo sa gabay na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.